Magaling pantay, magaling. Puro, wala ka naman sabi yan. Kira mo, special ka sa amin. VIP ka pa. Ikaw na nakaupo riyan. Kasi, visitor ka eh. Luma na yung kibig niya. Panis na yan. Hindi niyo ako pwede lukoyin ng ganyan-ganyan lang. What's up mga kaistorya? Welcome sa aking panibagong video. Sa video na ito ay tatalakayin natin di umano ang pinakamagagaling na kontrabida sa pelikulang Pilipino. Siyempre, hindi makukumpleto ang palabas kung walang kontrabida. Pero bukod sa mga bida, ay may hinahangaan din tayong mga kontrabida na hanggang ngayon ay kakaiba pa rin ang kanilang estilo sa pagiging kontrabida. At tumatak sa atin, bawat Pilipino, ang kanilang mga pagganap kaya huwag na nating patagalin pa. Ang top 10 na pinakamagagaling na kontrabida ng pelikulang Pilipino. Number 10, Ricardo Vizcarra Mechaca, o mas kilala bilang Dick Israel, isang multi-awarded at veterano aktor. Pinanganak noong December 10, 1947 sa bayan ng Porac, Pampanga. Nagbigay kulay sa maraming palabas sa pagiging kontrabida nito at psychic roles sa maraming pelikulang Pilipino. Isa sa mga pinakamagaling na aktor noon, isang astig na kontrabida at simple lang umate ngunit effective gumanap bilang manyak o di kaya'y isang siga sa kanto. Isa sa mga palabas niya noon ay ang tonyong bayawak, magkano ang iyong dangal, at kung ako'y iiwan mo, at marami pang iba. Dahil sa galing niyang umakting ay nagkamit siya ng maraming award noong 1988 sa Metro Manila Film Festival sa palabas na Patrolman at Canto Boy Part 2, anak ni Totoy Guapo noong 1994. Namatay siya sa edad na 68 noong October 11, 2016. Number 9, si Bummer Moran ay pinanganak noong October 18, 1944 sa lungsod ng Maynila. Ang pinakamagaling na bataan ng kontrabida at komedyante sa kaysaysayan ng pelikulang Pilipino. Minsan na siyang nagpaputok ng baril sa utos ni Paquito Diaz. Sumuntok ng 5 tao sa signal ni Romy Diaz. Binugbog ni Fernando po. Ang tunay na pangalan niya ay Arturo Ocampo. Isang matabang lalaki na mahiling manggulpe ng bata. Hindi siya ang main kontrabida, pero hindi mo makakalimutan ang presensya niya sa istorya. Dahil nag-iisang matabang kontrabida, si Ka Bummer. Nakasama din sa maraming pelikula gaya ng Star Sun, The Sister, Ang Siyota Kong Balikbayan at marami pang iba. Namatay siya noong August 14, 2004 sa edad na 59. Number 8, Vic Diaz. Pinanganak noong 1932 sa lungsod din ng Maynila. Ang unang papel na ginanapan niya ay isang scientista sa pelikulang Tuko sa Madre Cacao, kung saan pinalaki niya ang isang tuko at ito'y naging dambuhala. Napakarami din niyang mga ginanapang roles sa pelikula. Ang una niyang pelikula noong 1957 sa palabas ng Bicol Express hanggang sa taon 2001 na Yamashita, The Tiger's Treasure. Hindi ko alam kung kamag-anak ng mga Diaz Brothers pero malamang. Madalas gumanap na hapon sa mga FPJ movies o kaya isang dirty old man na mahilig pang rape ng dalaga. Anak niya ang sikat na guitar legend na si Teddy Diaz ng bandang Dadon. Number 7, Joaquin Buhaya Fajardo. Pinanganak noong May 18, 1967. Ang itsura pa lamang nito ay kontrabidang kontrabida na. Napakagaling umakting na kontrabida at komedyante pa. Very effective gumanap sa mga kanyang roles bilang kalaban. Di mo alam kung matatawa ka sa acting niya o maiinis. Sino ba naman ang di makakaalala sa mga ginanapan niyang mga roles? Si Joaquin o mas sumikat sa bansag na Buhaya. Isang napakapangit na kalaban. Hindi naman sa mga likusta pero kung kilala nyo si Buhaya ay agree to the highest level kayo sa akin. Ito ang may tunay na face value.
para maging isang sikat na kontrabida. Mga pelikulang ginanapan niya ay ang Si Prinsipe Abante at ang Ibong Adarna, Starsan, Pacifica, Palaypay, Long Ranger, and Tonton. Love ko si Ma'am. Namatay noong May 18, 2004. Number 6, Cardo Wright Guerrero, o mas kilala bilang Subas Guerrero, Tubong Maynila, na may halong Spanish-Filipino. Isang magaling na aktor at komedyante. Nakilala siya sa TV gag show na Champoy noong 1980 hanggang 1985. Bukod sa telebisyon ay lumabas din siya sa maraming pelikula gaya ng Pakilang noong 1978, Karapatan Kong Pumatay, Kapitan Guti noong 1990 at Gao Yashian noong 1995. Lumabas din siya bilang kontrabida sa mga sikat na action movies gaya ni Fernando Po Jr., Ramon Revilla, Joseph Estrada at Rudy Fernandez. Palaging isang mayaman na sendero o kaya naman ay isang politician na mapang-alipos na sa mga mahihirap. Namatay siya noong March 14, 2013 sa edad na 69 sa Rochester, New York. Number 5, Johnny Delgado. Pinanganak noong February 28, 1948. Isang veterano at magaling na aktor at komedyante. Madalas siyang isang congressman o kaya naman pinuno ng sindikato dahil malaking lalaki ito at may bigote at malaki ang boses. Kabilib-bilib ang pagganap niya bilang kalaban at pati ikaw ay matatakot sa galit niya. Nagkamit din siya ng maraming awards noong 1979 ang alamat ni Julian Macabayan, Best Supporting Actor at Best Actor ng Tanging Yaman noong 2000. Ligalig noong 2006, Best Supporting Actor, at marami pang iba. Di matatawaran ang husay at galing ni Johnny Delgado. Namatay noong November 19, 2009. Number 4, Romy Diaz. Si Romy Diaz ay tinaguri ang Budas ng pelikulang Pilipino dahil siya ang laging lumalabas sa papel na Budas kapag Mahal na Araw noong 60s. Ipinanganak noong November 14, 1941. Isa sa mga paborito ko. Sa itsura pa lang mukha na siyang manyakis na karamihan sa mga role niya. Mahilig din magmura ito at ang lutong ng mga mura niya. Example, Taknay Dana. Ang ibig sabihin ay putang ina sa Kapampangan. Matatandaan mo siya sa kanyang hirdo na afro na para bang kamag-anak ni Michael Jackson noong 70s. At ang bigote niya ay napakaswabe. Napagka-komedyante ang aktor na ito, kaya matatawa ka at maiinis sa kanyang karakter. Namatay noong Mayo 10, 2005. Number 3, Max Alvarado. Pinanganak noong February 19, 1929. Tubong Maynila. Unang nakilala sa pangalang Maximo Pumbling. Umanap siya sa maraming pelikula at karamihan doon bilang isang kontrabida. Una siyang lumabas sa isang pelikulang gera, ang Kayumanggi nina Esther Magalona at Leopoldo Salcedo. Sa mga kahinerasyon ko, sino ang makakalimot kay Ka Max, isang natural born kontrabida. Sa mukha pa lang alanganin ka na lumapit sa kanya, matatakot ka sa pagmumukha pa lang. Siya ang gumanap na Lizardo sa Panday ni FPJ. Naging endorser din siya ng Max Candy bago ito pumanaw. Ang gusto ko sa aktor na ito ay kaya niyang gumanap na masama at mabuti. May mga pelikula siya na isang mabait na tao, magaling din siyang komedyante. Para sa akin, isa siyang haligi ng pelikulang Pilipino. Namatay noong April 6, 1997 sa Kalakhang, Maynila. Number 2, John Manuel Regala Francisco, o mas kilala bilang John Regala. Pinanganak noong May 28, 1965. Ito na siguro ang pinakabata sa ating top 10 kontrabida.
mga kaistorya. Siya ay isang tunay na siga sa pelikulang Pilipino. Maging sa tunay na buhay, minsan na siyang nabalita sa 24 oras na nakaaway ang isang taxi driver. At sa sobrang inis niya sa taxi driver ay muntik na itong inupakan sa harap ng kamera. Ganyan kasiga si Kajan Regala. Ang nagdadala sa kanya ay ang personality niya na talagang palaaway at siga ang dating. Kaya pasok siya sa atin number 2 spot. Number 1, pasok sa atin sa pinakamagaling na kontrabida ng pelikulang Pilipino ay walang iba kundi si Paquito Diaz. Pasok sa number 1 ang kontrabidang ito. Bakit pa kamo? Isang manyakis, mayabang, matakaw, siga na kalaban, ngunit sa pelikula lamang at hindi sa totoong buhay. Madalas bugbugin ng mga sikat na action stars noon, ilan lamang sina FPJ, The Boy, Big Soto, Philip Salvador, Lito Lapid. Isa siya sa pinakamagaling na kontrabida at komedyante ng pelikulang Pilipino. Lahat na ata ng action stars na dumaan sa mga kamay niya kahit na pumanaw na si Paquito Diaz, mananatiling buhay ang mga karakter niya sa pelikulang Pilipino. Sabi nga nila, hindi kumpleto ang isang istorya kung walang bida at kontrabida sa isang pelikula. Ganyan din sa tunay na buhay. May kontrabida din sa ating buhay. Ito man ay ang iyong manager, kaopisina, kapitbahay, mga inuutangan o boss, o kasama sa ating buhay. Namatay siya noong March 3, 2011. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like and subscribe na din para updated ka sa mga bagong lalabas na aking videos. Bye-bye!